Ito na. 1.5 kilos yung aking raw materials, which is yung balat. Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga bay. Nandito muli si Mahal Kuya Henyo TV para pagbigyan yung kahilingan ng ating mga subscriber o ng ating mga follower na sagutin yung mga tanong nila tungkol sa paggawa ng chicharon. At higit sa lahat, shout out kay Sir John Ataniyao na siya yung nagtulak sa akin para gawin yung video na to, dahil nakakatuwang malaman na siya ay successful na sa kanyang business na gumawa ng chicharon na may laman mula nung matutunan niya yung paggawa ng chicharon dahil sa ating tutorial na kung paano gumawa ng chicharon na may laman. Ito, pang business po ito. Hindi lang po literal na pangkain lang, kundi kung gusto nyo magkaroon ng negosyo, ay sundan nyo lang po ito. Maraming tumatangkilik o maraming nagkiklaim na sila daw yung pamamaraan daw nila ay pinakamabilis na pagluluto ng chicharon at pinakamasarap daw. Pinakamabilis, pinakamasarap, pinakamatipid. Malalaman natin yan. Sigurado namang marami na kayong napanood na paggawa ng chicharon. Pero i-compare nyo ang video na mapapanood nyo na to kung alin ba, kung sino ba talaga ang mas may matipid at mas may mabilis na pamamaraan ng pagluluto ng chicharon. Kung hindi nyo po na itatanong, mga bay, ito na po yung business namin. Ito na po yung pinagkikitaan namin araw-araw. At dati po akong namamasukan lang, pero iniwan ko po yon dahil lang sa chicharon. So, pisaan natin ang pagluluto mula doon sa raw materials hanggang sa lahat ng ating gagamitin. Walang rekarikado to, walang bilad-bilad, at walang laga-laga. Panoorin natin, mga bay. So after nating mahugasan yung ating raw materials, ito yon. Patunay na walang bilad, mga bay. Bagong hugas lang yan. Oh. Bagong hugas lang yan, basa pa. So, ilagay ko sa strainer para mawala yung mga tubig niya. So, ayan, mga bay. So ang gagawin natin, mga bay, ay mag-iinit na tayo ng kawali at maglalagay na tayo ng mantika. Itong mantika. So, mantika na gagamitin, mga bay, ay mantika din ng baboyan. Kaya tingnan nyo, kung mapapansin nyo, medyo mapula dahil nga galing na yan sa baboy. Mantika din po ng baboy. Kung magninegosyo po kayo, mas maganda yung mantika ng baboy. Kasi pagka use oil po, pagka cooking oil po yung ginamit nyo, ay pagbabatik-batik po yung chicharon nyo. At kung sa mga lehitimong nakakakilala ng chicharon, pag may batik-batik ang chicharon ay hindi maganda yung quality. So dito kasi sa Santa Maria, pasarapan at pagandahan ng quality ng chicharon. So ang kalaban mo, pagka hindi masarap ang chicharon mo at hindi maganda yung quality, magsara na. Huwag ka na tumuloy na magnegosyo. So ayun, mga bay, antayin lang natin uminit ng mga 100 degrees or yung boiling point ng tubig. Kung boiling point ng tubig ay 80 to 100, ayun, 80 degrees Celsius. So, antayin lang natin uminit, saka na natin ilalagay itong baboy. Ang apoy ko, mga bay, sa umpisa ay high heat. Kailangan nating mapainit ng mabilis yung mantika, mga bay. So, kailangan ganyan. So, mamaya, pagka after siguro ng mga 5 minutes ay mag-mid flame na tayo. Papakita ko rin sa inyo, mga bay. Lahat ng steps na gagawin ko ay ipapakita ko sa inyo para mabilis niyong matutunan. Ang size ng ating taga, mga bay, kung makikita, mapapansin niyo ay 1 inch yung lapad and 2.5 inches yung haba. Sa gagawin nating diskarte, lalaki yan. So magiging bulky na yung isa't kalahating kilo na ginawa natin na raw materials. Ganito siya kaliliit, mga bay. Yan. So yun, mga bay, after ng 3 minutes ay mainit na yung mantika. So ganito yung itsura ng mantika ng baboy pagka pwede nang tambukan ng ating raw materials. Medyo kumukulo na siya. So kailangan natin ilagay na yung ating baboy. Dahil yung ating baboy ay basa pa, dahil yung ating baboy ay matubig pa, gaya niyan, matubig pa, ay pinabuti natin mainit yung mantika, mainit na mainit, para ma-cool down niya pa. Sige na natin.
So walang pilangsip mga bay. Walang pilangsip. So, kahit hawakan yan, okay na. First thing na iisipin natin mga bay, huwag nating ilalagay yung ating baboy pag sobrang init ng mantika. Huwag na huwag nating ilalagay. Kailangan nasa 100 degrees Celsius lang siya or mas mababa, 80 to 100 degrees Celsius. Bakit ko sinasabi na bawal ilagay pag mainit na mainit yung mantika? Dahil pagka inilagay mo nang mainit yung mainit na mainit yung mantika mo, nilagay mo yung baboy, mabibingi na yan. Hindi na yan aalsa. Mabibigla sa init yung balat ng baboy, kaya naman hindi na siya magpapap. So kailangan natin mga bay, yung balat natin ng baboy nakalubog sa mantika. Hindi uubra yung sinasabi nila na igigisa mo siya or palalabasin mo siya, palalabasin mo yung sarili niyang mantika. Which is, isang disadvantage nun ay napakatagal gawin yon. Mauubos na yung gas mo dahil sa pagpapalabas mo ng mantika. Paano kung isang tonelada yung lulutuin mo? Paano kung naging successful yung business mo at daang kilo na yung niluluto mo? Ay di ubos ka sa oras at sa energy, which is yung panggatong mo. Kaya naman, mas maganda yung ganitong proseso mga bay, yung nakalubog yung mantika, yung baboy mo sa mantika para ma-minimize mo o ma-minimal mo yung oras mo at ma-minimize mo yung tagal ng pagluluto. So ganyan lang, hindi natin siya haluin mga bay, hindi kagaya nung napapanood yun na halo sila ng halo na ganyan, halo ng halo, halo ng halo. Eto, partida. Iiwanan ko yan ng 2 minutes. Partida, mga bay. Iiwanan ko yan ng 2 minutes and hahaluin ko lang ang bahagya. At yun na, ganun lang kasimple. Huwag nating ubusin ang oras natin doon sa paghahalo-halo. Kasi kung ilalaga mo yan, eh may mantika pa rin. Ilalaga mo, tapos lalagyan mo pa ng ricado, eh sobrang magastos yun sa mga materyales na ating ginagamit. So ganyan lang, panoorin nyo lang tong video na to hanggang sa dulo at sigurado, kayo mismo mga bay, magkagawa kayo ng sarili nyong chicharon, which is pang negosyo talaga, hindi yung pangkain lang ng pamilya. So isinalang natin yung ating baboy ng kita ba? 11:44, hindi ko alam kung kita nyo. Ayan, 11:43. So 11:43 mga bay, orasan natin yan mga bay. Babalikan ko ito ng after 2 minutes. Haluin ko siya. Ganyan lang ang maghalo mga bay. Tapos iiwanan ko siya ulit. Manonood muna ako ng YouTube. Diba? Ganyan lang. Simple. 11:46. Babalikan natin ng 11:49. After 3 minutes, hahaluin ko ulit siya mga bay. Diba? Simpleng-simple mga bay, no? Walang hassle. Walang hassle sa pagluluto. Hindi yung nandito ka for the whole time yung nagluluto ka ng chicharon, eh ginaganito-ganito mo. Hinahalo-halo mo. Hinabalik-baliktad mo ganyan. Hinutusok-tusok. Ito, hindi mga bay. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang maluto. Kailangan lang i-maintain mo sa
mainit na ang apoy mo sa malakas na apoy. Maintain mo lang. At after ng 10 minutes, saka mo siya hihinaan. So, kung after 10 minutes ay sinasabi natin na magbabago na tayo ng apoy, mid-flame na tayo, eh, nag-umpisa tayo ay 11:43. Magmi-mid-flame tayo ng 11:53. Ang kagandahan ng proseso ito, mga bay, habang nagluluto ka, magagawa ka ba ng gawain bahay? Hindi yung nakatutok ka dito sa kawa na to, sa kawali na to, para halu-haluin lang yung chicharon mo, yung ginagawa mong chicharon, for the whole time na nagluluto ka. Gusto mo magkaroon ng chicharon. Pero sa technique na ito, mga bay, hindi mo na kailangan tutukan yung niluluto mo. Basta sundin mo lang yung mga steps na sinasabi ko, eh, mangyayari yung gusto mong chicharon. Ito, nagwawalis pa ako ng bahay para kahit paano, I'm doing something at the same time. So, 11:53 na mga bahay, no? Kailangan na nating mag-mid-flame. So, gusto kong ipakita sa inyo yung itsura ng balat. Itsura ng balat ay ganyan. Malambot na malambot. Yan. So, pag malambot na yung balat mo, kailangan mo na siyang patigasin. Yun ang mahirap pagpatigas, sabi ng mga babae. Yan, patitigasin na natin yung balat sa pamamagitan ng pagpapahina ng apoy. Kasi mga bay, pagka nanatili na malakas yung apoy mo, yung balat mo, malulugaw na yan, magdidikit-dikit na yan. Ang problema ng mga nagluluto ng chicharon, yung mga baguhan sa pagluluto ng chicharon ay nagdidikit-dikit yan. So, which is napakahirap na paghiwa-hiwalayin yan pag tumigas na, mga bay. So, kailangan natin gawin para hindi siya magdikit-dikit, eh, patitigasin na natin yung balat. Patitigasin na natin yan. Kung makukurot natin yan, mga bayo, ang lambot niyan. Ang lambot po. Malambot lang. Patitigasin na natin sa pamamagitan ng paghihina ng apoy. So, pakita ko sa inyo kung gaano kahina yung apoy. So, yun yung existing na apoy natin, mga bay. Hinaan lang natin ng mid-flame para yung ating balat ay tumigas na. Yan. So yan, hindi na nakasayad yung apoy niya doon sa kwit ng kawali. So ganyan lang, mga bay. Yan lang ang ano natin hanggang mga 15 minutes na ganyan na siya. So ayan, mag-aalo ulit tayo. So yan, mga bay, after natin inaan ng mid flame yung ating baboy, ay hahayaan na natin to. Hindi na natin siya palagi hahaluin. Kung mapapansin nyo, mga bay, ilang beses lang ako naghalo. Mga apat na beses lang akong naghalo ng balat. Pahiga-higa lang ako, video-video ko lang. Ayan. So, ayan. Ganun lang kasimple. Huwag nating pahirapan yung ating mga sarili sa pagluluto ng chicharon. At kung mapapansin niyo, mga bayo, dumami na yung mantika niyan. Kanina, halos hindi nakalubog yung baboy natin. Pero ngayon, nakalubog na siya. So, mid-flame ng 15 minutes. You're confident on your answer? Huh? After natin ma-mid-flame ng 15 minutes to, mga bay, papatayin na natin yung apoy. Papatayin na natin yung apoy para palamigin. How did you say that? Yung ating niluto. At gagawin natin ngayon mismo. Ngayon mismo ang araw na to, ngayong oras na to, gagawin natin chicharon to, mga bay. So, promise ko sa inyo yan, para dire-diretso, para masabi talaga natin na tayo, yung diskarte natin, ang pinakamabilis na paggawa ng chicharon. Pero, kung pang negosyo yung ating kailangan, mga bay, pag pang negosyo yung ating gagawin na chicharon, diyan sa may simbahan. Kailangan nating pagpahingahin talaga yung balat. Kailangan kasi na maganda yung recover. Maganda kasi dapat yung recover ng balat para maging bulky yung chicharon at maalsa. Pag hindi kasi nakapagpahinga yung balat, pangkain lang talaga yan siya. So, eto, chill-chill lang muna tayo, nod-nod lang muna tayo ng TV habang nagluluto. Iwanan natin siya ng 15 minutes. So, after 15 minutes, mga bay, papatayin ko na yung apoy.
After 15 minutes, papatayin ko na para tumigas na ng gusto yung ating balat. Ito, okay na to. Kaya walang dikit-dikit yan mga bayo. Walang dikit-dikit. So after the 15 minutes ulit, hahanguin natin to. Palalamigin lang natin yung mantika, hahanguin ko na ulit. So iwan ko muna at matutulog muna ako. So ito mga bay ay mixture ng salt, garlic, chili powder, and MSG. Para sa formulation mga bay, kayo na bahala kung ano yung desire nyo na lasa. Basta yung formulation ko, mahirap nang share sa inyo. Baka mawalan po ako ng negosyo pag sinare ko pa yung formulation ko sa inyo mga bay. Kayo nang bahala sa desire nyo at kayo nang bahala ang gumawa ng formulation nyo. Pwede naman kahit anong flavor. Basta ang sa akin mga bay, ang ginagamit ko ay garlic powder, chili powder, MSG, at saka iodized salt. Yun lang mga bay ang ginagamit namin. So, para sa formulation, yun nga, sabi ko, kayo nang bahala. At ilalagay ito after na maluto yung ating chicharon. So, ganito ang mangyayari dyan mga bay. May mga butas-butas na yan para pag naluto yung chicharon, itataktak na lang. So, ganyan ang mangyayari. So, yun lang. Yung formulation, bahala na kayo sa desired nyo na lasa. So, after ng 1 hour mga bay, isang oras lang ang nakakaripas. Ito na yung itsura ng balat natin at malamig na yan. Malamig na. Ito na yung itsura niya. So, yung malalaki na taga kanina, yung 1 inch by 2.5 ay ganito yung naging itsura niya. So, malambot yan siya. Parang goma. Parang goma, hindi mo siya makukurot. At kahit nguyain mo yan, hindi mo siya mangunguya. Parang goma kasi yan. Pero kung pinagpahinga natin ito ng magdamag, ay matigas na matigas naman. Sobrang tigas naman ito. Pero dahil hindi natin pinagpahinga after an hour lang, ganito yung itsura ng ating balat. Malambot. So, gagawin na natin chicharon ngayon din mga bay. Palamigin mo lang muna natin ng bagya pa. And then, itatransfer natin dito sa kabilang gawali na may mantika na rin, which is mamaya sasabihin ko sa inyo kung gaano yung temperature ng mantika na kailangan para ma-recook siya. Recook ang tawag kasi namin dito. Hindi, itong ginawa natin ito, sangkot siya pa lang to. So, ganito yung tsura ng ating balat after an hour na pinatay natin yung apoy, mga bay. So, ayun. Yun lang, pahinga muna tayo. Ito na mga bay, the moment of truth. So, balik tayo dito sa niluluto ko after an hour and a half. So, nag-start tayo na mag-vlog, magluto ay 11:42. So, ngayon ay alauna 20 na, 1:20. Ano ba? Nakikita niyo ba? Basta 1:20. Alauna ay 20 na. 11, 12, 1. So, mahigit isang oras na tayo mga bay na nagluluto, no? At, syempre, kung i-vlog ko lahat yun, hindi naman magugustuhan ng mga viewers, may inip naman sila. Kaya kinat ko na habang pinagpahinga ko yung balat. So, more or less, kulang-kulang dalawang oras na tayo nag-vlog. At nag-start tayo 11:42. Ngayon ay 1:20 ang oras natin. Ngayon, nag-ready ako ng ito, nilipat ko na dito sa isang kawali yung balat na ginawa natin at nag-prepare ako ng isang kawali para doon sa pagtatambugan natin. Ito, ipiprepare natin ng sobrang init. Yung tipong pag nasawsaw yung daliri mo, malalaglag na yung kuko mo. Hindi, biro lang. So, basta sobrang init mga bay. Prepare lang natin and papakita ko sa inyo kung ano yung mga details ng aking gagawin. Unahin ko na itong induction. So, siya. So, iyon ko na. Iyon natin. And set natin mga bay ng 20. Yan. Or, yan. 18. 140 degrees lang. Yan. Kung ikukumpara natin dito sa burner mga bay, ay ang apoy lang nito ay sobrang hina. So mga nasa low flame talaga siya. Samantalang dito sa kabilang burner mga bay ay malakas talaga siya. So nasa high heat siya mga bay, no? High flame. High flame siguro kung tawagin yan. Basta malakas. Yan. Kailangan lang nating palakasin siya ng gusto para mabilis uminit yung mantika. At huwag kayong mag-alala mga bay, saglit lang naman yan. Pag mainit na yung mantika, tuloy-tuloy na yan. Wala nang hinaan ng apoy, basta ganyan na lang siya, lagi.
hanggang hindi matapos yung iluluto natin. So itong iluluto natin, bumubula-bula na, mainit na. So ayan ang mangyayari dyan. Antayin na lang natin na uminit ng gusto yung ating mantika dito sa kabilang kawali. So ganito ang magiging itsura ng Hawaii nung ating niluto. Ito na yung itsura niya. So kung mapapansin nyo, lumit na siya at malambot na ulit. Hindi kagaya kanina, matigas. Ayan, malambot na ulit. So antayin lang tayo mga 15 minutes, okay na yan. Mag-uumpisa na tayo magluto. So after 15 minutes mga bay, ganito na yung itsura ng ating balat ng baboy. Ito mga bay. Ganito na siya. Ready to pop na yan. Ready to pop na. So pag nilagay natin siya dito, ito talaga na mga alsa na yan. Yung dating 1 inch and 2.5 centimeter, 2.5 inch at saka 1 inch yung lapad niya, eh makikita natin ngayon. So pag ganito ang sitwasyon mga bay, hindi pa siya obra. Malamig pa itong mantika na to. Hindi pa siya gaanong mainit. Hindi pa siya lulutang kaagad. Kailangan, pag ano, lulutang kaagad yan eh. Malamig pa yan. So, hindi pa siya ready for cooking. Pero tingnan nyo mga bay, no? Ang laki ng improvement. Ang laki ng improvement niya mga bay. Ito, testing pa lang to. Hindi pa ito yung totoong tambog na tinatawag. Kung mapapansin nyo mga bay, yung 1 inch kanina, naging 1.5 to 3.5 inches yung haba. So, ang laki ng advantage ng ating ginawang pagluluto. Ang laki ng improvement. Mas malaki yung improvement nito mga bay kung pinagpahinga pa natin ito ng isang araw. Tanggalin natin ito kasi baka masulo. So, yan. Kunti pa, mga 1 minute pa. Mga kunting init pa nito bago tayo magtambok ulit ng isa. Testing ulit. So, kung makipapansin nyo mga bay, hindi pa gano'ng mainit talaga yan, hindi pa siya nagpa-pop kaagad. Dapat pag lubog niya, lulutang kaagad yan. Hindi yung inahalo-halo mo kung ganyan na napakatagal. Hindi ganun. Hindi ganun ang paggawa ng chicharon. Tignan mo yung alsa, laki. Diba? Laki ng alsang mabay, oh. Napakaliit niyan. Pero tingnan mo naman yung alsa niya. So, try tayo ng bulky. Tingnan nyo mabuti mga bay kung paano mag-pop yan. Yan. Ito ang natural mga bay. So, ang laki ng alsa, mga bay, oh. Lalaki. Sobrang alsa ito, mga bay. Diba? Hindi yung nagluto ka ng chicharon, nakapag-pop ka lang, eh marunong ka na. Hindi ganun. Sobrang alsado mga kayo. Lalo na pagka nagpahinga pa ito ng isang gabi or napagpahinga pa ito ng magdamag. Makulayin lang natin. Ganyan. Diba simpleng-simple ang magluto mga bay, no? At pagkatapos mga bay, after noon, camera, sunod. Yan. Ito na yung naluto. Lagyan natin ngayon ng seasoning. Yan. Tsaka natin lalagyan ng seasoning. Hindi yung iluluto mo. Iluluto yung pala, nilalagyan mo na ng seasoning. Okay. That's it mga bay. So next, isa pa.
Isang tambog pa, mabay. Ah, napakainit yan, mabay. Pag nalag... Pag nasosot na liri mo dyan, sigurado. Kunti na lang kasi hindi ko lulutoy lahat. Kita niyo yung pot niya nga kayo. Ulok. So yun na mga bay. Simple. Simple lang, simple lang magluto. Ito, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung pagkakaiba nung balat pa lang at saka nung naluto na, nung naging chichura na siya. Pero yun yung mga bay, maniniwala ka ba na yung ganito kaliit, pag nagpa, ganito siya kalaki? No, sobrang exaggerated. Ito to, yan. Compare mo. Gulong pa. Compare mo mga bay. Compare niya mga bay kung gaano siya kaganda ng alsa. Yung ginawa nating proseso. Samantalang yung iba, pagka kung ano yung hiwa mo, yun na yun. Ito, hindi mga bay. Laki ng alsa niya mga bay. Sabihin natin ganito kalaki. O, kalitan natin. O. So mga bay, ito na. 1.5 kilos yung aking raw materials, which is yung balat. Ito yung natira. Hindi ko na kasi niluto lahat dahil sayang lang. Eh, nandito ako sa bahay, wala ako sa factory. So, ito, papamigay ko na lang sa mga kapitbahay ko. And ito, lulutuin ko pagka kailangan ko ng chicharon ulit. So, dito lang to sa bahay. And ayan. So, bigyan na natin to. Sarap to mga bayo. Hot and spicy. Ah. Oh. Lagay niyo sa plastic para hindi ano. Umunat. Yung isang langgana na ano natin mga bay, ito pa yung natira. Napakarami. So yun mga bay, natapos na yung ating pagluto ng chicharon. Kanina hindi ako pinagpawisan sa pagsasangkot siya. Pero pagpapalutong talaga is medyo mainit talaga ng gusto. Kasi kailangan mo talaga ng mainit na mantika para yung chicharon mo ay may magpap ng sobrang laki. Hindi kagaya ng ginagawa ng iba mga bay na halo sila ng halo. Kung makita nyo sa video ko, pag baba pa lang ng balat doon sa mantika, lulutang na siya at magpapap na. And triple yung laki ng from raw materials hanggang sa maging finished product ay triple yung laki niya. From 1 inch to 2.5 inch, eh naging 2 inch to 4 inch. So sana nagustuhan nyo itong ganitong klase ng video mga bay. Kung gusto mo itong ganitong klase ng video, pakiiwanan naman ang like, subscribe na mo na rin yung channel ko kung pupwede, at pakishare na rin para maraming makaalam kung paano talaga magluto ng chicharon. At Sir Jonathan Iyao, ito na yung request mo. Matagal-tagal mo na ang inaantay ito.
lagi mo akong i-mini-message at syempre, nahiya na rin ako dahil sa sobrang busy din sa business, hindi talaga ako nakakagawa ng video. Kung mapapansin nyo, yung last upload ko ng video ko ay napakatagal na. So, marami rin akong napanood sa YouTube na mga video kung pinakamadali daw silang gumawa ng para. Yung pinakamadali daw silang gumawa ng chicharon, pinakamabilis. So, hindi ko alam. Try nyo na lang i-compare yung ginawa kong video doon sa ginawa nilang video, mga bay. At bilang chicharon manufacturer, mga bay, gusto kong bigyan ng reaction video yung mga napapanood kong video sa paggawa ng chicharon. I think marami silang kailangan pang i-improve. Kung yun yung kagawian nilang gawin, mas marami pa silang gagawin. O mas marami pa silang kailangan i-improve para yung business nila, kung nagbi-business man sila, mas gumanda yung kita nila. So hanggang dyan mga bay, maraming salamat sa pagtutok sa aking video. Medyo mahaba kasi talaga namang hanggat maaari kailangan kong kunan ng detalye. Pero baka mainip kasi yung mga viewers, yun yung burden ko. Kaya hindi ko masyadong hinabaan, pinutol-putol ko yung walang kwentang oras. Yung pagpapahinga ko, pagpapalamig ng balat, pinutol-putol ko na yon. So, ang ginawalan ko na lang yung mga mahalagang detalye. At sana may natutunan kayo sa video ito. At hanggang sa muli mga bay, maayong adlaw sa inyong tanan. Bye-bye!